NBA talks muna tayo. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. Hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. First, at one point, Chicago Bulls ang nasa tuktok ng NBA. They are leading the Eastern Conference with Lonzo Ball, Zach LaVine, DeMar DeRozan at mga solid role players. They look like a real title contender for a while. Recently, nag-slow down na ang Bulls at ito yung laro nila kontra Hornets ay nakakatanggap na sila ng boost from the crowd. It was a 16-point loss kung saan sinabi ni Zach LaVine after ng laro na they should naman talaga kasi it is embarrassing. We are a good basketball team and we are not playing like it. Lahat naman daw ay upset, hindi lang ang mga fans. One of the reason is wala kasing Lonzo Ball yung Chicago. I think that is a huge difference. So tingnan natin sa playoffs kung hanggang saan yung makakaya nila. Next, naniniwala ang lahat na ang team ng Utah Jazz ay hindi na ibabalik next season. Players like Donovan Mitchell and Rudy Gobert will leave. Meron pa nga tayong stats na nakita. Dalawang pasa lang every game ang binibigay ni Mitchell kay Gobert. Despite na isang slasher si Mitchell, he can easily drop some easy passes kay Gobert pero hindi nangyayari. Though, alam naman ng lahat na hindi na maganda ang relasyon ng dalawa. Sumisingit na nga sa usapan yung Dallas, kukunin nila si Rudy at ipapares kay Luka Doncic. Ang Jazz ay 5th seed ngayon sa West pero wala na ang nage-expect sa kanila na makapasok ng second round. Wala na rin silang hope na mag-i-stay pa si Donovan Mitchell. Maraming executives ang naghahanap ng star power. Number 1 sa listahan ay si Damian Lillard. Tapos yung commitment ni Mitchell sa Jazz is not really sincere. Pero kaya nga dinala ng Jazz si D-Wade bilang co-owner is para makonvince si Mitchell na mag-stay dito in a long period of time. Ito nga ang kanyang hero and all the moves ay mala D-Wade. But the tandem of Donovan and Rudy ang sumira ng lahat. Tsaka ang isang reason ng fallout ng team is tinanggal nila si Joe Ingles. With him on the team, meron silang locker room guy. Kayang-kaya niya maayos ito sa loob. Kasi kung tatanungin mo si Mitchell, sasabihin niya, I love Joe. Ganon din kay Rudy, sasabihin niya din, I love Joe. I think it is a mistake talaga na trinade ng Jazz si Joe Ingles. Lastly, Indiana Pacers will trade Malcom Brogdon this offseason, which mangyayari naman talaga. Bigo lang kasi silang makahanap ng trade para sa kanya nitong February. Parang kailan lang kinuha ito ng Pacers dahil future daw nila. Pero ngayon, nakafocus na kasi ang team building around Tyrese Haliburton. Sa kanyang 3 seasons dito sa Indiana, nag-average ito ng 19 points, 6.3 assists at 5.5 rebounds per game, shooting 44%. Bago ito matrade sa Pacers ay naging malaking parte din ito ng Bucks noon. Nag-wish pa nga si Giannis that time na sana hindi ito na-trade at kasama niya pa rin naglalaro sa iisang team. So far, wala pang aggressive suitor si Brogdon pero kayo ba, saan kaya siya nababaga yung magagamit siyang muli bilang one of the main contributor? Though maraming Bucks fans ang nagsasabing gusto nila itong ibalik sa team. But let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.